Hiniling naman ni Senate President Francis Escudero sa Land Transportation Office na kilalanin at ipagbigay alam agad sa Senado ang may-ari ng sasakyang may protocol plate number 7 na pumasok sa EDSA bus lane. Yan ang ulat ni Daniel Manalastax. Yeah, ang video na ito kung saan isang puting SUV na may plaka na number 7 ang dumaan-umano sa EDSA bus lane. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Nabanti mo eh. Sakit lang. Base sa ulat ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, tinangkapa-umanong sagasaan ng SUV ang traffic enforcer. Tinawag ni Senate President Francis Escudero na hindi katanggap-tanggap ang naging asta ng driver, pati na ang pasahero nito sa viral video. Lumabag daw sa batas ang driver. Inaalam na rin daw kung lehitimo nga ba ang protocol plate o hindi. Clearly may nilabag sa batas yung SUV yon na dapat panagutan. Hiniling ko na sa LTO na alamin kung sino nga ba ang pinagkakakilanlan ng may-ari at gumamit nitong kotseng ito, pati na rin yung plaka para malaman kung ito nga ba'y isod sa isang miyembro ng Senado. Nang tanongin naman si Senator Sherwin Gatchalian, sabi ngayon ng LTO, base sa inisyal na impormasyon na hawak nila, ang number 7 na protocol plate na nakalagay sa SUV sa viral video ay peke at wala raw protocol plate na naka-issue sa kaparehong type ng sasakyan. Malinaw daw sa ngayon may mga paglabag na nangyari. Nagpaalala rin sila sa mga motorista na hindi palalagpasin ang pagbaliwala sa mga rules and regulation ng road safety, partikular ang illegal na paggamit ng protocol plates. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.